Alin ba si Dodong? Pakitaas ang kamay. Ayun, doon ako nakatingin sa isa eh kasi naka diagonal yun na plate mo. Dodong, pwede mo bang ilahad sa committee ito bagamat makakakuha rin kami ng iyong sinumpa ang salaysay manggagaling sa Philippine National Police. Kung ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay binaril ka, pwedeng ilahad mo yon saan nangyari, anong oras, at ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka tinagtangkaan sa iyong buhay. Pakibukas yung mikropono. Wala naman po. Wala naman po. Daw, panapot ang ata. Tignan mo na kung tiga saan ka, saan ka naninirahan ngayon, at saan ka nagmula ngayong umagang ito. Sa Mindoro po. Mindoro, Tubili po. Sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental. Hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong ano, face mask para magkaintindihan. No? Ayan. Galing ka na Mindoro at nagtrabaho ka rin ba kina sa mag-asawang Ruiz? Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yung barangay? Barangay Paluan. Ah, sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari nung isang linggo na binaril ka? Opo. Alaw, panakot lang ata po. Et? Panakot. Hindi ko alam eh. Ah, tinakot ka? Hmm. Saan ka binaril? Anong oras? Malas na ibe po. Nang umaga, nang gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng? Malas na ibe. Mga PNP? Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Opo. Namumukan mo? Pasok sa bahay po. Opo. Na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, naka-bonnet po. Naka-bonnet. Oh. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang? Pinutukan ka baril o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin, putok uli doon sa likod. Paputok sa taas o sa'yo? Sa'yo? Sa baba na sa taas na po. Ah, hindi tinutok sa'yo? Hindi po. Pero yung unang putok? Sa loob sa bahay po. Ikaw ang binaril? Opo. Kilala mo, hindi mo kilala pero anong uri ito ng tao? Mahabang buhok? Maiksing buhok? Hindi na ako kilala po eh. Ah, hindi mo kilala? Hindi na ako kilala mo ka. Okay. Nakabunit po. So, hindi mo sasabing PNP yun, Your Honor, ang pumasok sa iyo. Hindi police, pwede. Hindi police yun. Police ba? Hindi naman police. O ano? Ano suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme ba ang police? Hindi po. Itim lang, naka-jacket po. Tapos naka-pantalon. We cannot pinpoint it po. Those involved are policemen or former military soldiers. So, sige, tuloy mo lang. Nawalan sa bahay, umalas na yung binang gabi, sipa ng pinto. Nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Di ka rito na putok sa loob. Sabi ko, ihi lang ako. Sundan ko niya na putok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan, sa aming palayan. Sa palayan? Hindi na po. Doon lang sa bumas sa likod ng bahay po. Nawala na. May narinig ka sa sasakyan na umalis, nag-start, na motor o kung wala po. Lakad lang? Iwan ko po. Hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Ang bahay yun ang ano, ng bantay doon sa palayan? Opo, sa mga hayop po. Ano ba amo mo? Si Reyna po.
So, iba yung bahay naman ng amo mo? Oo, oh, iba. May bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman noon? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulugan mo? Kung saan ka pinaputukan? Doon sa loob po. Mga ilang metro ang layo? Narinig kaya nila yung putok? Na malayo lang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapitbahay? Wala po. So, ngayon, for the record, gagaya ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano yung bumaril sa iyo. Kung ito ba ay pulis, barangay tanod, o may mga kagalit ka ba doon? Wala po. Mr. Chair, bago nangyari itong pamamaril, no, meron ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaaway? Meron bang umaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. So yung mga pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So sino sa tingin mo ang mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa iyo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala kang alam kung wala kang idea? Kung sino ang nagplano? Wala man po. Pariling ka? Wala man naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Wala kang banta sa iyong buhay bago ito pamamaril? Panakot lang ata yun eh. Ano-ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit mo sinabing panakot? Nabigla ako eh. Nabigla? Sabi nabigla? Ako po. Bigla sa... Na nagulat ako eh. Bakit nga po? Wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong pagplanong pagpatay sa'yo? Wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung mamang nakabonet? O nananakot lang? Nananakot lang ata po eh. Siyempre... So walang intensyon na barilin ka? Napatayin ka? Po. Sa tingin mo, walang intensyon na patayin ka? Po. Bakit sa tingin mo, tinatakot ka lang? Ewan ko po, bago lang ako doon sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Ewan ko po, hindi na ako alam. Na gabi pala sila doon. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron ka bang pinagsabihan? Wala po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo? Ah, wala. Sa mga kapwa pinagtatrabuhan mo? Wala naman kumag-anak po eh. Ha? Wala na kumag-anak. Wala kang kamag-anak. So, sa tingin mo talagang, sa sarili mong opinion, na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang papatayin ka? Opo. Hmm? Na may bala na kuan eh. Wala na napapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman napapunta sa bahay. Hindi, Ellen? Hindi napapunta na sa bahay yung may tao sa bahay. Wala naman nakapasok, yung puro naman may bakod. Tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Wala po. Nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto, di napasok ha. Iwan ko po, di nadadaan. Hindi ko alam lang. Hindi mo alam kung saan dumaan. Opo. Walang aso to, walang nanonood ka raw ng TV, sabi? Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala po. Wala, hindi wala kang kaso, wala kang hindi ka nakasuhan. Saan ka dati nakatira bago dyan sa amo mong yan? Primero po, nagkarabaho kami po eh sa Ilaca, France. Sino ang France? From Luis. Ah, Franz Ruiz. Oo, oh, doon kami nakarabaho. Anong bayan yon? Apo? Anong bayan yung pinagtatrabahuhan mo dati, kina Franz Ruiz? Sa Mamburao po. Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan ka pinaputukan, ay Paluan. Opo, sa... Lumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganun katagal ka nagtrabaho doon? Kuwala ako rin po, may isang taon lang ata ko doon po. Isang taon. So, nung nagtrabaho kina yung mag-asawa na Ruiz,
ang pinasukan mo. Anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan? Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanay mo, ano? Hindi po. Nagtatabas? Kami nagkuha na baba ng mga gulay sa... Palengke? Palengke po. Ayun. So, nagtrabaho ka. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka bang LB Vergara? Opo. Ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin katrabaho yon. Ha? Kasama namin katrabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo? Opo. Araw-araw nakikita mo siya? Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At doon sa mahigit isang taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, sino nauna sa inyo nung LB Vergara? Ikaw o siya? Siya po. Ah, nauna siya. Opo. Tinatnan mo na lang. Ha? Na inabutan mo na lang siya doon. Opo. Ayun. Nung inabutan mo siya doon, nauna siya, hindi mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Yung dalawang mata, nakakita pa? Opo. Ayun. Tapos, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita po. Hindi, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oo, meron pa po. Nakakita siya po. Siya? Opo. Ilang mata? Dalawa po. Dalawang mata, hindi pa siya bulag? Hindi pa bulag na masyado po. Ah, hindi pa bulag. Ay, sabihin na, hindi pa bulag masyado. Malabo na? Oo po. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Pero, nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang minanakit kay LB Vergara? Oo po. Nakita mo na may sinaktan? Oo po. Sino ang nakita mong nanakit? Si Franz po. Franz? Yung babae? Oo po. Paano, with the permission of the chair. Go ahead. Paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na... Anong ginamit niya? Nanuntok ba? Oo po. Nanuntok. Sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga... instrumento katulad ng kahoy o bakal pinukpok sa ulo niya? Opo. Ano nga? Sabihin niyo sa akin. Tapos po, sagutin niyo muna 'yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo. Martilyo. Martilyo? Opo. Saan pinartilyo? With Andel Joseph Santos Estrada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa... kuan lang po. Dito lang po. Sa likod. Sa likod? Oh. Ano pa? Sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Oo. Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Sa, ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? No po. No, Nino? Paran po. Nung babae? No po. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawak? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si yung amo mo na Franz na, Ma'am, tama na po yan? Hindi po. Bakit? Natatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung... kasama mo sa bahay? Balik ako balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon? Ulit? Ayaw ko mag-away po eh, kaming dalawa eh. Hiniputan eh. Tatakot ko eh. Siyempre bubahay yan eh. Okay. Mang Dodong. Galatan ko na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako sa'yo. Dodong, galatan ka na? Nagiging ng 30 po. 30 anyos ka na? Opo. Okay. Kalahati na edad ko. Gaano kadalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po nasaktan. Ha? Gabi po. Na, gaano kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LB? Diyan kami po eh, sa loob, sa kuan, kusina. O nga, gaano kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan. Opo. Ang panununtok ni Aling LB o pagmamaltrato kay Aling LB. Dalawang araw lang?
Dalawang gabi po eh. Ano? Sumagot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at bibigyan ka namin seguridad dito. Nandiyan mga kapulisan natin. Sige. So ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko. Ano nalalaman mo? Buong nalalaman mo sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling Elvin ni Ginang Franz. Primero na yan, pasok ka, bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untok sa CR, sub-sub sa kung ano, loob ng CR sa duro. Hindi, kasi... Kasi ulitin mo nga ano. Nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki ba yung CR? Wala na po, isa lang CR namin doon po. Malaki. Bukas yung pinto, ano nangyari? Paano mo nakita naman yun, nasa CR? Opo. Kita namin doon po sa may kuwan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, Manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. Meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si Manang LB, pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon? Opo. Sino naman yung nakakita? Ibang ko po, hindi na ko alam. Siyempre, karmay ko sa bukid eh. Dumaga lang ako papunta sa bukid eh. Pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi, nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron CR? Opo. Hindi marami kayong nakain doon. Ilan ba kayo nagtatrabaho? Dami kami din po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ako siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ako siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya? Opo. So nung nandoon ka, ikaw lang yung nakain doon? Opo. Pero marami kami. Marami. Marami kayong nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR? Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayoko po eh. Ha? Ayoko po. Ma. Hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Sabi niya, tama na te, tama na te. Oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige raman kakain po eh. Paano ulit? Sige raman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Pero ikaw, nakita mo? Opo. Siguro mamaya, pag dumating si... Manang LB, Manang LB si mag-asawang Ruiz ay ihilingin ang kumiting ito. Ituro mo kung sino yung Ruiz spouses. We'd like to acknowledge the presence, arrival of Senator Rafi Tulfo, also a member of this committee. Morning, Your Honor. So ituloy mo. So nakikita mo, pag nakita mo yon, tuloy ka rin kain. Opo. Hindi kayo nag-usap ni LB na, LB, oh, magpatingin sa tayo sa doktor, samahan kita. Gano'n, wala kayo gano'n. Itong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall. Nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya? Opo. Hindi kayo nagkausap? Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, kasi magkakilala kayo doon kasi... Sabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa nagkakarga din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita? Opo. So, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata. Yung kaliwang mata, alin? Pakiulit. Yung isang mata nakakita pa, ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na? Wala na po. Paano mo nalaman wala na? Wala na po. Magkano sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero pasok namin po, 5,000. Ilan?
5,000 po. 5,000. Tapos, ang dagdagan niya ay 1,000. So, 6,000 na? Opo. Tapos, nakasweldo ka naman? Hindi po. Maraming bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Panay ang bali mo sa cellphone? Opo. Paano ang bali sa cellphone? Pinapautang ka naman? Opo. Pero may listahan yon kung magkano na yun na bali mo? Cellphone lang po. So, pag tinuos mo lahat yon, pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Wala po. O, hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pasweldoin? Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi na ako siya tanong po. Hindi ka nagtanong, trabaho ka lang, trabaho ka lang. Trabaho lang, trabaho lang. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Bakit lang ako po? Siyempre, wala ko'y kuhan eh. Trabaho lang ka, wala kay sahod-sahod eh. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Ah, hindi ka. Pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong, masama, yun, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmamura? Si Fran po. Ah, yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si Kuan po, si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi ka sinaktan noon? Hindi po. Meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. Hindi, meron ka bang alam na ibang... Ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami po. O meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalan ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag-uusap. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Hmm. Oho. Mr. Chair. Senator Estrada. Thank you, Mr. Chair. Kasi binasa ko yung sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe, at pagmamaltrato nila kay Elvi, lalong-lalo na si Mrs. Ruiz, na walang awa, walang puso, walang kaluluwa, at hindi makataong ginagawa niya sa kanya, kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni Elvi sa CR at Inidoro. Kailan mo una nasaksihan ang sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay Elvi ng pamilya Ruiz, lalong-lalo na yung kanyang babaeng amo? Mo daw unang nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, pwede ka bang tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng committee ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo. The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Panag ba mata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Usaa, hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Sino? Sino? Can you point directly? Usaha, please assist. Pwede mong ituro the presence of the committee member. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate
indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. So, yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same.